Okay, so what is up guys? Now Frustraeder is back at it again with another Bitcoin update as always every day, medyo late nga lang for yesterday. No? So this video is going to be for June 12, 2022 although yan nga late na tayo nag-re-record June 13 na ng madaling araw kasi umalis ako hapon and syempre medyo pagod na pagka-uwi ko is nakatulog na tayo. No? Hindi na ako nakapag-record dito sa PC. Pero yun nga, nandito tayo ngayon sa Bitcoin US dollar in the 4-hour time frame. So diba nagpakita tayo or sinabi natin na we are seeing this potential descending triangle pattern and kinuha natin yung target niya by doing this. Diba? Kinuha natin yan conservatively dito from the recent support to the recent resistance and then sa the breakdown point. So the target is around the 27.1k-ish area which is ito yan nasa price note and true enough na hit na siya. Medyo nag-exceed pa. So pwede ba siyang mag-retest ngayon? And at what areas? Pwede ba around the 29K area? Around this area? Pwede niya bang i-retest to? Bakit? Siguro yan yung share natin ngayon kung bakit siya posible. No? Bakit siya possible mag-retrace up to this area? No? So dito sa ating 4-hour time frame, all goods na. Okay na yung ating pattern since na-hit na yung aking technical target dito. So sa daily time frame, lipat naman tayo. So sa daily time frame, kung mapapansin natin, hindi pa rin niya nai-hit yung target dito for the rising channel which is around 26.1-26.2K area. Pero bakit nga ba siya posibleng mag-retest the 29 to 30K area? Diba? So bakit? Kasi kung mapapansin nyo, the EMA 20 is medyo naiiwan siya dito but again, it doesn't have to happen kasi dito, kung mapapansin nyo, napakalayo ng iniiwan ni EMA 20 sa price action. So pwede niya ba itong ulitin? So that is a possible scenario as well. But again, wala kasi tayo nakikitang volume dito. So kapag wala tayo nakikita masyadong selling pressure, eh gusto sana natin na i-retest niya muna si EMA 20 bago siya ulit ma-reject or at least this area, this recent support area. No? So anong price yan? So mapapansin nyo, this is going to be around the 29K to 30K area. And let's say nandito magpang-abot, no? Nagkaroon ng confluence dito si price action at si EMA 20, pati itong ating recent support area, lalaki ang chance ngayon na ma-reject siya before ma-hit yung target. Or this one, pwede din. Diba? That is the target for a bearish target for the bearish flag scenario, which is around the 23K area. Okay? So, yun lang siguro for this daily chart, dito para dito sa daily chart na to. So, dito naman tayo sa isa kong daily chart. No? Kung titingnan natin, diba? Sabi natin, from before, nakakita tayo dito ng ascending triangle, di ba? We have this ascending triangle. Okay, nagkaroon ng fake out, dalawa. And then, nag-form siya ng malaking hidden bearish divergence. And then dito, nag-form naman siya ng rising wedge, ating RSI. Nag-breakdown dito. Okay, so ulitin natin dito. Sabi natin, we are potentially seeing this potential ascending triangle again. Di ba? Nagkaroon siya dito ng fake out, dalawa. And then, nagkaroon siya dito ng hidden bearish divergence, diba? Ilang ulit ko na naman niya pinapakita. And then dito, nagkaroon tayo ulit ng rising wedge. And it looks like it is currently breaking down from the rising wedge's support. And kung mapapansin nyo, that is a very very good breakdown in my honest opinion. Kasi nagdediretso siya pababa. Again, nahit na ba yung target natin dito sa rising wedge na to? Diba, the target of the rising wedges is the bottom of the wedge, which is in this case is around the 20.6 RSI sa daily. So, hindi pa yan nahihit. So, dito, the target would be around 24-25 RSI sa daily. So, pwede ba yung bumaba hanggang 20? That is a possible scenario kasi hindi pa naman nahihit yung target nito. Diba? So, yun. Diba? Napakita na natin. So, bakit dito? Pwede rin ba siya dito? Based dito? Pwede rin ba siya mag-retest to the 29K area? So, I think that is a possible scenario. Why? Kasi pwede yan mag-retest dito bukod sa sinabi natin kanina sa daily. So, pwede yan mag-retest dito and eventually get a good rejection. Yan, dito sa area na yan. Diba? That is a possible scenario. Since meron dito malaking wick, pwede niya i-test yan and pwede siyang ma-reject dyan. Pwedeng maraming nakaabang na sell orders sa area na to. Diba? At bakit pa? May papakita pa ako sa inyo isang supporting details regarding my theory about the 29 to 30K rejection. Kasi kung titingnan nyo, this is our CME chart, no? Filled na yung ating dalawang recent gap. Pero kung titingnan nyo, di ba? Titingnan natin, the CME chart is stopped or paused at around the 29,150 area.
No? So if that is the case, let's say by 6:10 AM today, gumalaw or mag-continue si CME chart nang nandito sa 27.5K area si BTC, so that is going to be siguro lagyan natin ng box, 'di ba? Para mas malinaw, that is going to be right around this area, yung magiging gap. 'Di ba? Magiging malaking gap 'yan, guys. 'Di ba? So, if ever, no, if ever Bitcoin decides to fill this gap within this week, no, within this week, so potentially pwede siyang ma-reject dito kung lalagyan natin sa daily time frame, 'di ba? Yan yung malaking week na sinasabi natin sa regular charts, 'di ba? So, pwede itong, let's say, potentially pa lang naman na magkakaroon ng ganito kalaking gap, potentially, pag i-fill niya yan, pwede yung pagka-fill is bigla siyang ma-reject na agad at mag-continue downwards. Kasi again, may target pa tayo dito, di ba? Around the 23K-ish area. Pag retest niyan dito, bigla siyang magkakaroon ng matinding rejection, no? So again, that is still just a potential since di pa naman gumagala ulit itong ating CME chart, no? So, pwede nyo sigurong i-monitor din yan, no? So, that is a good thing to monitor. But again, yun lang siguro for my daily time frame. So, commercial muna tayo. And again, guys, kung sa tingin nyo, this is now the right time to invest or to backtest your strategy with a spot market, eh, I suggest you do it here with BingX. Kasi dito kay BingX or formerly BingBon, yan yung kanyang ano, pinakamababang transaction fees at pinakamalapit kay Binance na nakita ko na, no? So yan, nakipag-partner tayo sa kanila para mabigyan kayo ng magandang ano, trading experience. And let's say naman that you are a experienced trader, di ba? If you are an experienced trader and you trade with leverage not only in crypto, pwede rin dito kay commodities and forex, I suggest you do it with derivatives ni BingX, di ba? And let's say if you are a busy person, you have extra money na gusto mong magkaroon ng potential passive income, di ba? Pwede mo rin yang gawin kay BingX copy trade feature. And let's say you are from forex, from commodities, from indices, at bago ka pa lang sa crypto market, eh pwede mo siyang aralin for free dito kay BingX Academy. Okay, tuturuan ka niya dyan what is blockchain, what is cryptocurrency, yan, lahat ng basic na kailangan mo matutunan, what is DeFi, what is GameFi, what is Web3, nandyan lahat yan kay BingX Academy, no? So kung gusto mong subukan si BingX, eh pwedeng pwede, which is I highly suggest kasi nandyan sa ating description yung ating registration link. Okay? So, dito tayo ngayon sa weekly time frame, 'di ba? Sabi nila, 'di ba? Everyone is very very bullish with this candle, sabi nila, 'di ba? Alam niyo na 'yan. Siguro napanood niyo sa ibang famous YouTubers, sabi nila, this one is a very bullish candle and is hinting a potential sign of reversal. Anong sabi natin nung lumabas ito, 'di ba? Since this is a sabi nila, no, this is a bullish candle, sabi ko dito sa channel ko is gusto sana nating if this is a really bullish candle, mag-close sana ito dito above this week. Pero kapag hindi siya nag-close above the week of this reversal candle, potentially is magkakaroon pa tayo ng downtrending scenario, which is yun yung nangyari kasi all hindi man lang siya nag-close above the half of this candle, so nag-close siya below this. And if this weekly candle is going to close like this or more worse is kapag nag-close siya below the EMA 200, which is below 27K, you know, isara natin sa 27K, pwede pa yung gumalaw, 4 hours left pa. Diba? If this is going to close below the 27K area, no, for me, no, pwede siya magkaroon pa ng continuation. But again, if we are to break the EMA 200, no, if mag-close tayo with this current candle below the EMA 200 and gusto natin makakita ng more downtrending scenario, gusto natin makakita ng mas malaking volume. But again, this is on the weekly time frame. The weekly time frame is composed of 7 daily candles. Di ba? Mahaba yan, matagal yan kung dito ka mag-aabang ng trade mo. Di ba? So, yun lang siguro. So, again, it is much better to study on how to, tawag dito, understand or kung paano mo babasahin si price action, di ba? Kasi, again, if you are going to lean towards the so-called candlestick patterns, is I think hindi siya masyadong accurate. No? Again, that is just for me. Iba-iba tayo ng tawag dito, ng strategy. Sa akin, ganun ko siya na babasa. And so far, so good naman na kung pinapanood nyo dito matagal sa channel natin is we can say that we are somewhat accurate.
Diba? So, yun lang. I'm not claiming anything. Hindi tayo magaling. Hindi tayo expert or whatnot. Diba? Wala pa tayong ibabat-bat sa experience ng ibang matitindi or ng ibang matatagal na na sinasabing they are making profits sa ano trading daw. Diba? Pero, yun nga. Again, we have seen this potential hidden bearish divergence here and it looks like it played out very, very well. Diba? Kasi, again, nakakita tayo ng ganyan dito. Babago pa lang siya nagpe-play out. Potentially, pwede ba siya magtuloy-tuloy? And that is a possible scenario. Meron pa tayong bear flag dito sa daily, which is targeting at around the 23K area. Pwede ba itong i-hit sa weekly at maging week lang? So, that is a possible scenario. But again, my buy orders from last year, from May 2021, is nasa 22K area. I'm not saying na gayahin nyo. That is not profitable at all. But yun lang, nirimind ko lang kayo that again, don't be too, you can be bullish but not too bullish, you can be bearish but not too bearish. Kumbaga, dapat ano ko lang, tamang ano ko lang, in the middle, ika nga, di ba? So, that being said, is pwede na tayo ngayon lumipat kay Bitcoin dominance, di ba? As of right now, the recent price action ni BTC, alam natin yan, let's say, punta tayo sa 4-hour time frame. The 4-hour time frame, it looks like Bitcoin is trying to recover. But again, kung titignan natin si Bitcoin dominance, diba, nagpupula yung kanyang dominance. Ibig sabihin, the people are getting boring with the Bitcoin's price action and maybe lumalabas yung pera or mas malamang yung pera na bumibili ng alts kumpara sa bumibili ng BTC. So, ganun lang siya. Pwede ba itong umangat pa? Again, diba, nagsabi na tayo ng target sa video natin kahapon. So, that is a possible scenario. So, kay DXY, meron na ba siyang sign of weakness? So, as of right now, magsasara natin yung drawings, no? Wala pa. Kasi solid pa yung candle body at napakalit pa ng weakness sa taas. Okay. Yun nga lang is nakatigil yung kanyang ano, kandila. Kasi nga, from weekend. So, mamaya 8 AM, I think gagalaw na ulit to. So, makikita natin kung ano mangyayari sa kanyang price action. But so far, so good, no? If DXY is going to continue to go up, which is most probably going to be, no, Bitcoin is going to, I think, dump harder. No, but again, that is just my pure opinion. Hindi naman dahil sinabi ko dito is mangyayari. Pero so far, so good. May nakita na akong comment, nag-notify sa mobile ko kanina na nagpe-play out daw. So, maraming salamat sa pagtutok mo, boss. Nakalimutan ko yung username mo sa YouTube, pero shoutout sa iyo. No? Magandang umaga sa inyong lahat. No, so today is Monday na. So, let's start the week right. Kung sa tingin mo, is wala ngayon trade opportunity katulad ng sinasabi ng mga famous YouTuber. Maghintay lang tayo. Kung sa tingin mo is ganon, I think you should educate yourself more. Kasi doon sa group namin, sa Telegram group, is hindi dahilan na downtrending yung market. Kasi nga, kaya nga tayo nasa crypto. Kasi pwede dito mag long and short. So maximize natin yan. Diba? Kung hindi ka pa sanay mag short, ibig sabihin there is something wrong with your system. Kasi dapat, long or short, para sa akin, no, long or short, pwede kang kumita dyan. Diba? Kasi that is the goal. Diba? Gatasan natin hanggat kaya natin si market. Okay? So, yun lang. I'm not saying na mag-overtrade kayo. That is wrong. Pero again, dapat may sistema kayo. No? Hahaba lang ito ng haba. Alam nyo na yung pinupunto ko. Intay nyo yung Frustraeder Academy. Siguro ilalagay ko yun doon. No? So, yun lang. As always, secure your profits and protect your capital. Cut losses without mercy. At kung umabot ka sa part ng video na to, uy! I-comment mo dyan isa, uy, nasa weekly EMA 200 na tayo. Mag-hold kaya, no? So, yun lang, guys. Siguro mamaya ulit, let's say later afternoon or bago mag-alas 7 ng gabi, try natin upload ulit na isa pang update for today. Tingnan natin kung ano yung maging itsura ng ating CME chart, no? So, yun lang, everyone. Let's go!